Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Paano natin hinaharap ang pagbabago ng sitwasyon sa buhay natin? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na inihayag ni Jesus kung anong klaseng henerasyon meron sila nung panahong iyon. Na kung saan si Juan Bautista na nagtuturo ng pagsisisi ay ginawa ng istorya na siya ay isang demonyo. Si Jesus naman na nakikisama sa mga makasalanan ay sinabi na siya ay matakaw at lasinggero. Tayo, pag may mga pagbabago sa sitwasyon natin sa buhay, paano natin ito tinatanggap at hinaharap? Malimit ang Diyos ay kumakausap sa atin sa iba't ibang paraan. Dahil ang paraan ng Diyos ay hindi natin malaman kung kailan tayo magdadalamhati at kung kailan tayo magsasaya. Kung tayo'y may kasalanan, dapat magdalamhati tayo, iiyak natin ang pagsisisi. Dahil ayaw natin ito, ayaw ng Diyos. Kaya tayo ay magdadalamhati. Pag naman nakita natin ang awa at grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, dapat tayo magsaya. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Kaya nga, napaka-importante kung paano tayo mag-adjust, paano tayo tumanggap sa mga pagbabago sa sitwasyon natin sa buhay. Ang Diyos ay laging nakikipag-usap sa atin at tinuturo niya sa atin kung ano ang ating misyon. Dapat tayo ay laging nakahanda. Sabi nga, be attentive lagi sa mga ways ng Diyos na tayo ay kinakausap. Ito ang palala ng Diyos sa atin ngayon na kailangan tayong madaling mag-adjust sa mga pagbabago sa sitwasyon sa buhay natin. At marunong tayong lumapit sa Diyos, magtiwala sa Diyos, humingi ng kapatawaran, magpasalamat sa Diyos sa mga pagkakataon na binibigay niya sa atin. Ito ang palala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid. Mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe. Pagkalat natin itong mabuting balita, siya ang mabuting balita, isang mapagpalang Miyerkules sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.